gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sinusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakadakila ang pangyayari sa Pasko ng pagsilang ng Panginoong Hesus na hindi sapat na ito ay ipagdiwang natin ng isang araw lang. Kaya sa simbahan, mayroon po tayong Christmas Octave. Ito ay walong araw na pagdiriwang ng Pasko, mula noong December 25 hanggang January 1. Araw-araw, sa walong araw na ito, ninanamnam natin ang Pasko at pinagninilinilaya natin kung ano ang kahulugan ng Pasko sa konkretong buhay natin. Ngayon po ay nasa ikalimang araw na tayo ng Christmas Octave. Sa Pasko, naging konkreto ang Diyos. Nagkaroon siya ng laman at nakipamuhay sa atin. Pero bilang tunay na tao, hindi siya mananatili ng matagal sa mundo sa kanyang anyong pagkatao. Lahat ng mga tao'y namamatay. Mabuti na lang yung mga tao sa panahon niya dito sa lupa. Nakita nila siya at narinig nila siya. Pero paano naman tayo? Paano natin siya patuloy na makikilala? Maganda ang balita na ating pagbasa ngayon. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang mga utos ni Jesus ay nananatili sa atin. Ganon din ang halimbawa ni Jesus. Yan ay nananatili sa atin. Ang mga ito ay nasa Banal na Kasulatan. Kaya kapag ginagawa natin ang mga utos ni Jesus at namumuhay tayo gaya ng
buhay niya, tayo'y nasa liwanag ng Diyos. Magtatapos ang panahon ng Pasko, pero patuloy tayo sa paglalakad sa liwanag ng Pasko. Ano ba ang utos niya? Magmahalan tayo tulad ng pagmamahal niya sa atin. Kapag ginagawa natin ito, nasa liwanag tayo. Pero kung hindi tayo nagmamahal, tayo'y nasa kadiliman. Hindi ba nandidilim ang ating paningin kapag tayo'y nagagalit at napupuot? Pawiin na natin ang kadiliman. Ipagpatuloy natin ang pag-ibig at pagbibigayan na naranasan natin ngayong Pasko at manatili tayo sa liwanag na dala ni Kristo. Ang Diyos ay hindi lang nagbigay ng mga utos. Hindi lang sapat na alam natin ang gusto ng Diyos upang ito'y gawin. Kaya pinadala niya ang kanyang anak na naging tulad natin upang ipakita sa atin kung paano mamuhay ayon sa kanyang mga utos. Si Jesus ay hindi lang natin pinakikinggan, siya ay atin ding tinutularan. Kaya ang kanyang paanyaya sa ating lahat ay, "Come, follow me." Sundan ninyo ako. Pinapakita ni Jesus paano mamuhay bilang anak ng Diyos, paano maging masunurin sa Diyos, paano magmahal. Kaya nga si Jesus ay ang liwanag ng mundo. Nagbibigay siya ng liwanag sa pamamagitan ng kanyang mga aral at sa pamamagitan din ng kanyang halimbawa. Lumakad tayo sa liwanag ni Kristo. Sundin natin siya sa kanyang buhay ng pagmamahal. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.